Babalik po Unang Hirit. Ngayon sunod-sunod na ang pagdating ng mga bakuna kontra COVID, inaasahan magtutuloy-tuloy ng bakunahan sa ilang lokal na pamahalaan. Pero dahil daw sa kagustuhan mabakunahan ng ilan, may mga nagpapanggap na may sakit para mauna sa pila. Pwede kaya sila maparusahan ayon sa batas? Pag-usapin po natin yan ngayong umaga kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Hindi talaga mawawala yung mga magulang, no? They're very mga parents. Parents, di ba? Mga sinungaling ng mga magulang. Attorney, yan, ayon sa batas, ano yung pwedeng pananagutan ng isang taong magsisinungaling tungkol sa kanyang medical condition, lalo na sa usapin ng pagbabakuna? Naku, baka sabihin nila, I was just joking. Mm-hmm. Pero, dyan sa mga nagsisinungaling na yan, meron po tayong Republic Act 1133-2, alam po natin. Madalas natin dinidiscuss ang law on reporting of communicable diseases na talagang ginagamit this whole pandemic, no? At isa sa mga prohibited acts sa ilalim ng batas na to ay ang tampering of records or intentionally providing misinformation, otherwise known as lying or pagsisinungaling. So meron po itong fine, wag niyo pong babaliwalain kasi may fine ng 20 to 50,000 pesos at may posibleng kasamang kulong na 1 to 6 months. So depende yan sa korte, maaaring both yan at wala naman talagang magandang nadudulot yung pagsisinungaling, bad example pa sa mga anak natin. Ngayon po, yung iba kasi, di ba, kasi kailangan ng document ng doctors, yung sasabihin ng doktor, isa-certify niya na may comorbidity, di ba? Kaya ka lang nauuna sa listahan kasi meron kang condition like mga high blood pressure, diabetes, at iba pang comorbidity. Ngayon, kung yung doktor talagang nagsinungaling din, maaari din siyang liable under that same provision of law at may dagdag na provision na maaaring siyang matanggalan. Maaari siyang masuspinde, maaaring matanggalan ng license to practice medicine. Kaya dapat wag na nilang gawin yan, di ba? Wait ito, for attorney, your turn. Yeah. Mm. Yeah. Ito consequence yan. Kung halimbawa, nagsinungaling yung isang pasyente sa kanyang medical history, tapos based on that, nagkaroon ng maling diagnosis yung doktor, may pananagutan ba yung doktor kung may mangyaring masama doon sa pasyente? Well, of course, wala. No? Kung talagang nag-rely siya doon sa sinasabi ng pasyente. That being said, of course, di ba, kasalanan ng pasyente kasi nagsinungaling siya. Kasi ang basihan ng informasyon ng doktor, ang basihan ng conclusion ay kung anong information ang binibigay niya. Pero sa palagay ko naman, merong sitwasyon na maaaring maging liable ang doktor kasi siya naman ang person who has that medical knowledge and background. So kung minsan, kung obvious sa pagtingin sa isang pasyente, alam niya na nagsisinungaling or may mga simptomas na napaka-obvious, dapat ay na-pick up niya just talking to the patient. Sa palagay ko, baka sa ganitong sitwasyon, magkaroon siya ng liabilidad. Kumbaga sa mga abogado, maaari kang ma-penalize for gross ignorance of the law. Mm-hmm. Palagay ko, baka may liabilidad lang for gross ignorance of medical information na dapat alam ng isang doktor. Mm-hmm. Pero opinion ko lang naman yon. Pero dun sa pagpapabakuna, sundin na lang natin yung prioritization, attorney. No? May dahilan yun. May dahilan. Parang pagpila sa jeepney na unti-unti naman nating natututunan, no? Ganun din sa pagkuha ng vaccine. Wait for your turn, pumila po tayo ng maayos and observe social distancing, di ba? So, dapat keep safe palagi. Attorney Gabby, maraming salamat. Great week ahead. Great week ahead to you too. Keep safe. Attorney Gabby Concepcion, ang ating kapuso sa batas. Balik tayo kay Igan.